Yo, what's up mga peas? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel at sa video na to. Check natin, araw-araw nating i-check ang value ng Bitcoin at iba pang cryptocurrency. So, samahan niyo ako and let's go! Okay, bago tayo pumunta doon, pumunta muna tayo dito kay Coin Market Capital. So, kung makikita niyo dito, si BTC ay nasa 22,908. Medyo bumaba siya within 24 hours ng 1.92%. Pero nakataas pa rin siya ng 13%. Si Ethereum ang medyo bumagsak ng 4.73%. So, i-check natin to sa ating chart kung saan ba papunta ang mga cryptocurrency na to. Again, hindi ako financial advisor. I-check lang natin ang mga chart according sa kanyang facts. Umpisahan muna natin dito kay Bitcoin. So, kung may hit nyo rito mga piece, ito yung support natin na nasa 22,228.33. At yung resistance natin, nag-create ng another resistance si Bitcoin ng nasa 23,809.57. So, kung may kita nyo dyan, nasa loob pa rin siya ng support and ng resistance natin. So, dun sa mga bumili, below 22,228.33 ay safe na safe kayo mga peas. Dahil napakaganda ng chart ngayon ni Bitcoin according sa 15-minute chart niya. Kung makita natin, ang gamit natin ditong indicator is moving average niya na 200. Ito yon yung yellow niya. Which means, umakit na si Bitcoin at nag-consolidate na siya or nag-create na siya ng another form para masuportahan niya lahat ng mga past na ano niya, na chart niya. Kung gusto niyong bumili, possible, pwede kang bumili dahil nasa baba na siya ng 200 moving average. Ayan yon mga piece. At nag-create na siya ng another chart. Medyo upside yan. Pataas yan mga piece. Kung isusupport ni RSA, ito nga, kung makikita nyo, nasa below 40, or below 50, okay? Hindi siya nag-touch dun sa 20 niya, sa 20 RSA niya. Ayun, ito yung 26. Possible pa rin na bumaba, pero kung makikita nyo dyan, medyo nag-create na siya ng another line na pataas. Pataas siya. Kung masusupport niya yung, ito nga, yung ginagawa nitong line na to. Pero nasa dito sa isa nating RSI, Stoch RSI, medyo mataas. Kung hindi niya, ito, hindi nito bababa ng 22, possible. So, sa mga gustong bumili, siguro mas maganda na antayin natin na bumaba ito. Si yung RSI niya, kahit hanggang 30 or 20, itong week na to. Kasi delikado na bumaba siya. Kasi possible na ito nga yung pagbaba niya, bababa siya dito, then akyat. Possible na maging ganun eh. Posible. Dahil sa RSI niya. Ito yung RSI niya. At yung RSI dito is, yun nga, nasa taas na eh. Dito, nasa taas na kasi. Medyo delicate. So, antayin natin. Sa trading kasi kailangan talaga natin mag-antay. Pwede siyang bumaba ng mababang mababa sa support. Pwede siyang bumaba ng dito sa baba. At least mababa lang ng 20. Then, tsaka siya magbabounce pataas. Possible na mangyari yon. Pero matatag yung support natin eh, ng 22,000. Kaya pwedeng bumaba siya ng lower, at least dito, 21, or 25, or mas mababa na, at least 21, then tsaka siya magbabounce. I-check natin yan sa mga susunod nating bukas. I-check naman natin yung kay BNB. So, dito kay BNB, ang gamit natin dito ay yung Ichimoku, para makita natin yung mga resistance. Then, may RSI din tayo at may moving average na tayo ng 200 moving average. So, kung may kita niyo dito kay DNB, gusto kong makita yung ano niya eh.
Yung support niya muna, check muna natin yung support and resistance niya. Yung support niya is nasa 268.6 at yung resistance niya is 252.8. Check natin, gusto ko makita yung kanyang yung isang RSI niya, Scottish RSI. Yun. Yung sa RSI niya rin dito is medyo yung Scottish RSI niya is nasa taas na rin. Na possible na bumaba. Katulad ni Bitcoin, nagkikreate din siya dito ng, sa RSI niya. At wala pa rin siya, hindi niya pa rin natatouch yung resistance niya. Pero yun, possible na, ayun, kung makikita niyo rito sa RSI niya is possible na mag-cross yun. So, antayin natin na matouch niya at least yung pinaka-resistance niya na 250. 253 ba? 254. Diyan tsaka tayong magbabounce pataas. Magbabounce pataas ang presyo. To reach at least yung pinaka-peak niya na as of this moment na 278. And paano na yon? At least bababa siya rito. Then tsaka tataas. Then ano ulit, consolidate ulit. Yun naman si BNB. Ito si ETH. Tumaas to ng napakataas. At nag-create din siya ng another resistance ng 1504 resistance. So medyo maganda ang ETH ngayon. So, pwede tayong bumili just in case na gusto nyong bumili. Kung makikita nyo dito ay nasa yung RSI niya is mag-cross na naman. No? So, it's either pababa or pataas. Aabangan natin kasi dito kay may hidden resistance siya na 1481 natin. Ayan, no? Yung hidden resistance niya na 1481. Siguro kung bababa siya hindi masyado. Konti lang. Then akyat tapos konti lang tapos akyat na. Taas na. Kasi may support siya. Eh. Ang dami niyang support, oh. Diba? Ang dami niyang support. Kaya, isa rin to sa magandang bili natin. Kung hindi bababa si Bitcoin ng sobra, ito, si Bitcoin, ito yung dapat natin abangan dyan, eh. Yung RSI niya. So, kung magkocross na yan and possible na mag-switch yung yellow line to blue line sa baba ng blue line, possible, posible talaga na tumaas. Hindi pa natatapos ang rally ni Bitcoin. Dito tayo nag-start ng una, tumaas. Kung dito ka, tapos bumili ka, tapos benta ka ng konti, tapos, diba? Ito yan eh. Saan ba yung ginamit kong... Dito tayo nag-start eh. Nung una tayo nag-daily. Tapos dito nagbenta, tapos kung tsempohan mo yung dito and nag-abang ka uli. Dito. Ano?
Ang ganda, oh. Tapos, bili ka ulit dito. Then, dito sa taas. Then, inabangan mo ulit sa baba. Benta ka, tapos taas ulit. Yung mga key points natin, no? Then, dito na tayo susunod. If ever na bumagsak siya, siguro, feeling ko hindi na siya babagsak ng 20. Dito lang siya babagsak sa range na to. It's either 21 or yun nga, yung 21.9 na ganun lang itong week na to. Then, punta naman tayo dito kay Ada. Check natin si Ada kung maganda rin yung ginagawa niya. Yun. So, kung makikita niya dyan mga piece, is nasa, yung resistance niya is nasa 0.47.67. Ito, yung resistance niya. At, as of this moment, nasa above support na siya ng 0.48.61. May mga hidden support dito nga doon sa ginagamit nating indicator. Pero yung mga main support nito is yun, yung mga dapat nating tignan mabuti. Kaya ako ito ginagamit kasi nga doon din sa mga support and resistance. Hindi na tayo mahihirapan. Ayun. May hidden support siya ng 0.53. At kung makikita nyo dito, sa taas na to is nasa, nag-reach siya ng, lumampas siya doon sa hidden support niya na 0.53. And unti-unting bumaba. And right now is nag-bounce, nagpataas na uli. Depende pa rin yan sa magiging resulta ng Bitcoin sa, ano na to, sa linggo na to. So, maganda pa rin ang pwedeng tumaas na siya pataas kung hindi nga babawi si Bitcoin. Dahil kung titignan natin yung mga yung chart niya, yung mga key points niya ngayon sa 15 chart is okay na okay bumili at pataas na rin yung RSI niya. Nasa baba na kasi yung yellow at yung blue is nasa taas na, which means pwede na siyang bumagsak. Once na na-touch na yung 50, kung makikita niyo diyan, ito, hirap eh. Hirap pa siya eh. Hindi siya makaangat. Pero, unti-unti oh. Yung key point natin dito, yan. Yan. Yung RSI niya. Hirap pa siyang umakyat. Pero, ito, na-touch niya yung 50 eh. So, possible na umakyat or mag-rally din itong si Ada. So, magandang senyales to para sa atin, sa mga holders ni Ada. And, ano pa ba hindi natin na, yon si BNB, na-check na natin si BNB. Si Kai na. Kai, ito, iba naman yung story ni Kai. Medyo downtrend talaga si Kai ngayon. Ayan yung, ano niya, yung RSI niya, lumampas na doon. Kita nyo? Lumampas siya doon sa ano, sa 26. Meaning, nasa bottom na ulit si Kai. Nasa bottom ulit si Kai. So, pwede tayong bumili dahil nasa bottom na talaga si Kai.
isang magandang ano yun, indication na nasa bottom si Kai dahil lumagpas siya ng 26 bottom. Kaya pwede tayong bumili dito kay Kai. Medyo matatagalan din tong umakyat eh. Pero pag umakyat to, maganda rin. Again, ako naman, nag-stake ako dito. Gamit ang Kai. So, ano pa rin ako dito sa Kai? Very optimistic pa rin ako kay Kai. Kung nasa bottom na siya, at least, hindi niya na-reach yung mga main resistance niya. Kung nasa bottom na, at pag nasa bottom na siya, kung makikita niya dito, pag nasa bottom na siya, ito, ayan o. Pag mag-lower pa siya doon, is may possibility na umakyat. Diba? Ayan o. Ayan yung mga key factor natin. So, siguro abangan lang natin to na bumaba pa at least 20. 20, tsaka bibili, then wait dun sa time, perfect time na pagtaas niya, na ma-reach niya, or makapunta si RSI dun sa 70. Again, isa rin tong magandang token to escalate or to profit. Kasi kung makita niya naman, talaga namang nagbibigay siya ng profit from here to here. Tapos, dito sa taas. Then, kung babagsak na siya, ang possible talaga ay papagsak siya siguro ng konti. Then, tataas na. All the way. Kasi ganun yung ano niya. Bababa siya. Tapos, konti. O, diba? Pataas talaga eh. Yung pinaka, ano niya, trend niya. So, yun. Yun nga mga piece. So, mga holders, nasa medyo baba tayo ngayon. So, ano lang, antay tayo ng tamang pagkakataon kay Bitcoin. Kasi nga, nasa above siya ng support natin. At hindi niya pa nag-reach or nag-create siya ng another resistance na 23. Possible, posible na mag-break out, mag-break niya yung ano niya ngayon, yung high niya ngayon na 24. Yun, pwedeng-pwede. Dahil yun ay according and based sa chart na nakikita natin ngayon. Kay Bitcoin, kay Ethereum, kay BNB, ADA, and KUSD. So, susunod, check natin ulit yung mga coins na to, or kung may iba pa kayong gustong i-check na mga coins, ay i-comment nyo lang sa baba at para ma-check natin yung mga pwedeng mangyari sa ating mga coins at masundan natin yung trading natin. So, ayun na nga mga peeps. Maraming salamat sa inyong pananood. Medyo mahaba na. Thank you very much. Mga peeps, huwag niyo po kalimutan ang mag-subscribe at suportahan po ang channel na ito. At sa lahat po ng sumuporta, maraming salamat po. Diyan lang po kayo, huwag po kayong aalis at sisikapin ko pong ibigay sa inyo ang mga pwede natin pagkakitaan gamit ang cryptocurrency at gamit ang iba pang pwede natin pagkakitaan. So yun na mga peeps, until here, thank you very much. See you mga peeps sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!